Alalin, ganda ng speech mo kanina. Parang prepared na prepared ka. Prepared? Anong prepared? Eh, galing sa puso yun eh. Alam mo, Doc? Paborito ka talaga ng mga inmates dito. Siguro pag nakulong ka, ikaw siguro yung mayora. Ba't naman makukulong si Doc Alalin? Kaya ko. Hmm? Ninakaw niya yung puso mo eh. Kailan sasabi mo na naman? Ano? Biro lang. Sige. Pagkulo na ito. Doc Alalin? Ay, yes po. Ah, gusto ko sanang magpasalamat sa pagpunta mo dito. Nagkaroon kami ng medical mission dito. Maraming salamat. Walang anuman po. Ang bata mo pa pala, no? Kasing edad mo siguro yung anak ko. Kasing ganda mo rin. Salamat po, ma... Sorry. Madam Lotus. That's what they call me here. Madam Lotus? Astig! Siguro kayo po yung mayora dito. Parang ganun na nga. Ang ganda naman po ng pangalan niyo. Bakit naman po Madam Lotus yung tawag po nila sa inyo? Kasi doon ko tinapon yung... It's not a nice story. Baka mag-iba ang tingin ninyo sa akin. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Miss ko na kasing anak ko. Eh, hindi pa niya ako dinadalaw dito. Mahulangin na kulong ako. Siguro nakalimutan na niya ako. O dahil siguro galit siya sa akin dahil masamang tao ang nanay niya. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi naman po porkit may nagawa po kayong krimen eh. Masamang ina na po kayo. Yan ay kung ina pa rin ang tuloy niya sa akin. Baka tapos pumapatay yung tatay niya. Hindi naman ako masamang tao. Sadya lang sigurong may mga taong nagpapalabas ng demonyo sa katawan mo. There are just some people who bring out the worst in you. Parang yung tatay ng anak. Pero ikaw, sigurado kong kapalaki ka na maayos sa mga magulang ko. Iingat ka lagi ha, baka lang yun. Madam Lotus, sigurado po akong miss na miss ka na rin po ng anak mo.